Positibo pa rin sa red tide ang Inner Malampaya Sound sa Taytay, Palawan. Base ito sa huling shellfish advisory ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong Pebrero 15. Pero ang Honda Bay at Puerto Princesa Bay ay hindi na muling nakasama sa red tide advisory. Kaya ang tanging pinapayagan lamang na maibentang shellfish ay galing sa red tide free na baybayin, sa kondisyon na mayroon itong maipapakitang certificate of origin. Hanggang sa ngayon, ang katubigan ng Inner Malampaya Sound ay nakataas pa rin ang babala tungkol sa pagkain, pagtinda, pag-transport ng mga shellfishes na galing sa Inner Malampaya Sound. Pero kahapon, sa pangunguna ng DA Beef Farm Mimaropa, nakumpiska ang nasa 10 kilong shellfish sa Barangay San Jose. Pebrero 22 rin ay una nang nasita ang manininda sa Barangay San Manuel dahil sa kawalan rin ng maipakitang dokumento ng itinitindang shellfish. Bawal kasi na maibiyahe ang mga shellfish na galing sa Taytay, Palawan. Walang inaalaw kasi may ban pa tayo ngayon. May shellfish ban sa Taytay, doon dito na list na. Pero yung taho ang source is Taytay. Apektado man ng red tide advisory ang mga manininda sa Old Public Market, marami pa rin ang nagbabaka sakali pero sinisigurong mayroon silang certificate. Wala rin umano silang mga binibenta na galing sa Inner Malampaya Sound. Ang depensya lang doon, ang mga paninda namin ngayon, kumbaga baga noon, di ba, na ayaw papasukin ito. Noon ngayon, kumaling-galing na kaunti kayo, nasanay-sanay ng tao. Doon galing Taytay, ano lang doon, yung tahong lang. Yun lang hindi na yung mapapasok dito. Mahigpit pa rin ang paalala ng mga otoridad na siguruhing nalilinis ng maayos ang binibiling lamang dagat mula sa palengke. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.